Sorry daw, erong si Baste Duterte. Alam niyo naman kung ano yung kanyang mga binitawang salita, maanghang na pananalita laban sa nasa Malacañang. At yun nga, nag-sorry daw itong si Pulong, si Baste pala, kay Senator Aimee Marcos. Itong article na to, itong post na ito, sabi dito, ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Okay. So kadramahan, dahil ang sabi nga ni Aimee Marcos, yung gulo daw na ito ay wag daw nating bigyan ng ibang kahulugan. Oh, Diyos por santo. Ay, sino nagbibigay ng kaibang kahulugan sa mga yan at batuhan ng akusasyon na itong mga Marcos? Sige nga, nagalit talaga ako. Ano? Sinong nagbibigay ng ibang kahulugan? Ang publiko? Ay, ano po ba talaga ang kahulugan ng mga nangyayaring gulo na ito between the Dutertes and the Marcoses? Ano yon, drama? Ay baka nga drama. Baka kasi sinabi mo na binibigyan ng kahulugan. Kasi ang nakikita ng publiko dyan, totoong awa yan. Totoong bangayan yan. Okay? Totoong away na hindi na talaga ma-resolba sa tingin ko. Siguro sa'yo lang, Madam Aimee Marcos, siguro iniisip mo rin na magandang paraan ito. Para kahit papano, ikaw yung mag-shine. Ikaw yung kampihan ng taong bayan. Mukhang malabo. Yan ata ang plano na lang sa Senator Aimee Marcos. Pero, yun nga, nag-sorry na daw. Davao City Mayor Baste Duterte clarifies that he apologized to Senator Aimee Marcos because he felt sorry for her, not because of what he said about the brother or her brother, President Ferdinand Marcos Jr. Anong sabi ni Aimee Marcos? Ito yan, nakakaloka daw. Yun lang, masasabi ko noon dahil nakakaloka. Ano daw? Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nag-sorry nang nag-sorry. Tapos, okay na. Pag nag-sorry si Baste sa iyo, ibig bang sabihin nun, okay na si Digong at si BBM? So yung mga patutsadahan nila, yung mga akusasyon nila ay walang katotohanan? Yun lang yun? Ano kayo? Hello? Pinaglololokon nyo ang mga kababayan natin? Sinasabi ko sa inyo, panggulo itong dalawang pamilyang ito sa bansa natin. Totoo yun. Madam Amy, tinawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humihingi ako ng tawad, kay Pulong pala, kay Basti pala galing yan. Dahil naawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. So yon, hindi daw kasi magbibitaw ay lang sa Amy Marcos sa kanyang pagsuporta sa mga Duterte. Okay, na ang ibig sabihin, posible pa daw niyang maisalba rin ang unit team. Ay talaga naniniwala pa rin ito si Madam Amy. Napakalinaw na mukhang nagpapabango si Madam Amy at para daw isipin, para kuno nga ay isipin ng publiko na at lumabas na siya ang mabuti dito sa gulong ito dahil hindi siya pumapanig sa kung kanina. Good luck.